true love never dies. Ito ang mga katagang parating naririnig ni Almiya sa kanyang Lola Martina. Lumaki si Almiya sa isang maliit na bayan sa probinsya. Kasama nito sa bahay ang kanyang mapagmahal na Lola Martina na walang sawang sinusuportahan siya hanggang sa siya ay tumanda at magkaroon ng trabaho. Parati kong itinatanim sa aking isipan na kailanman ay hindi ko siya maaabot. Mapait na wika ng kanyang Lola Martina habang nakatanaw sa malayo. Kaya ni hindi ko man lang nasabi sa kanya ang nararamdaman kong matagal ko na rin itinago at patuloy na itinatago. Madalas na ikwento ng kanyang Lola Martina kung paanong paghihinayang ang kanyang nadarama sa unang pag-ibig nito na kailanman ay hindi na masusuklian. Bakit po ninyo hindi sinabi sa kanya na mahal niyo po siya, la? Nakakunot ang noo niyang tanong habang sinusuklay ng kanyang Lola Martina ang mahabang buhok nito. Hindi kasi nito maintindihan sa edad na yon kung bakit nahihirapan ang mga matatanda na magsabi ng tunay nilang nararamdaman sa isang tao. Apo, wala kasing lakas ng loob ang lola mo para aminin ang totoong nararamdaman niya. Natatakot din kasi ako na baka masira ko lang ang pagkakaibigan namin na siyang pagsisisihan ko naman. May bahid ng lungkot sa sagot ng kanyang lola. Kaya ikaw, apo, sana ay mahanap mo ang tunay na pag-ibig mo. Yung hindi ka matatakot na sabihing mahal mo siya. Yung hindi mo mararanasan na manghinayang dahil hindi mo naipaglaban. Huwag kang magiging katulad ni Lola, ha? Naduwag kasi si Lola noon, pero sana naman ay maging matapang ka. Opo naman, Lola. Gusto ko po ng gwapong prinsipe, tulad ng pinapanood kong Cinderella. Sambit ng batang si Almeya na siyang ikinatawa naman ng kanyang Lola Martina. Sa pangangalaga ng matanda, natututunan ni Almeya ang halaga ng pagmamahalan at pagtitiwala sa sarili. Nang dumating ang panahong magkokolehiyo na siya, naisip niyang maglakbay at subukan ng kanyang swerte sa lungsod. Sa Maynila ay nagtapos si Almeya ng kursong Business Administration sa isang kilalang universidad. Sa kanyang pag-aaral ay naranasan niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa at harapin ang hamon ng buhay na walang umaalalay sa tabi niya. Hindi nagtagal ay nakamit niya ang kanyang mga pangarap at nagkaroon ng magandang trabaho sa isang kilalang kumpanya. Sa pag-usad ng panahon, hindi inaasahan ni Almeya na sa landas ng kanyang tagumpay ay makikilala niya si Ezekiel. Si Ezekiel ay isang matipuno, gwapo at matagumpay na inhenyero na siyang nagbigay ng liwanag sa mundo ni Almeya. Ang kanilang pag-iibigan ay unti-unting nagbukas ng mga pintuan sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa mga simpleng kwento ng kanilang araw-araw na pagsasama ay hanggang sa umabot sila ng 6 na taon. Natutunan ni Almeya na may mga bagay na mas mahalaga kesa sa tagumpay at kayamanan. Kasama si Ezekiel, natagpuan niya ang tamang tao na handang harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Will you marry me? Naiiyak naman sa tuwa at galak si Almeya nang marinig ang hindi inaasahang mga salita na nanggaling sa bibig ng kanyang nobyo na nakaluhod ngayon sa harapan niya at nagniningning ang mga mata na nakatingin sa kanya at naghihintay ng sagot niya. Hindi alam ng dalaga kung anong uunahin, kung sasagot ba siya ng oo o iaabot ang kamay nito sa lalaki o ang yakapin na lamang ito ng napakahigpit sa sobrang tuwa na nararamdaman niya. Sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman, ay napasigaw na lamang ito at saka tumulo ang sipon. Malakas na tumawa ang lalaki nang makita ang naging reaksyon ng dalagang si Almeya. Ang dalaga naman ay namumula ang mukha at tenga na nagpunas ng sipon at nagtakip ng mukha dahil sa sobrang hiya sa nangyari. Magiging misis na kita, babe. Hindi mo na kailangang mahiya pa sa akin dahil kahit ano ka pa at kahit anong mangyari, mamahalin at pagsisilbihan kita. Habang buhay. Pangako. Sabay abot ni Ezekiel sa kamay nito at suot sa daliri nito ng isang maganda at mamahaling singsing na simbolo ng pag-ibig at walang hanggang pagsasama.
Bumalik sa mga alaala ni Almeya ang mga payo sa kanya ni Lola Martina. Kaya bago pa ang engagement party nila ng kanyang nobyo, ay minabuti nilang dalawin sa probinsya ang kanyang Lola Martina. Almeya! Apo ko! Masayang salubong ng Lola Martina niya sa kanilang dalawa, kasunod ng isang napakahigpit na yakap at halik sa pisngi. Tila sabik na sabik naman ang lola niya sa kanyang pagbabalik at kanilang muling pagkikita. Lola, ito po si Ezekiel, ang fiancé ko. Ezekiel, ito ang pinakamamahal at the best na lola sa buong mundo, si Lola Martina. Pagpapakilala ni Almeya sa dalawang importanteng tao sa kanyang buhay. Magandang hapon po, Lola Martina. Pagbati ni Ezekiel sa matanda, sabay abot sa kamay nito upang magmano. Nako, Almeya, hindi mo naman sinabi na kigwapo naman itong fiancé mo. Eh, artista ka ba, iho? Ang tanong ng lola nito na namangha sa itsura ng lalaki. Nako, hindi pula. Natatawang tugo naman ni Ezekiel. Nako, lola, baka lumaki ang ulo niyan. Sige ka. Natatawa ring saad ni Almeya na siyang ikinanguso naman ng binata. Halina kayo at kumain. Eh mukhang pagod at gutom na gutom kayo sa biyahe. Ang layo pa naman ang pinanggalingan ninyo. Nako! Pag-aaya ng Lola Martina nito sa kanilang dalawa. Masayang kumain ng hapunan sina Almeya habang nasa hapagkainan. Nang matapos ay nagbili ng kanyang lola sa kanya. Almeya, apo! Lagi mong tatandaan na hangad kong maging masaya ang bubuuin ninyong pamilya. Sana ay humaba pa ang oras ko rito para naman masilayan ko ang mga apo ko sa'yo. Naiiyak na lang din si Almeya sa mga sinambit ng kanyang lola. Ano ka bala? Huwag ka namang ganyang magsalita. Naluluhang saway nito sa kanyang lola. Lumingon ang lola nito kay Ezekiel at saka nagwika. Ezekiel! Sana eh huwag mo akong biguin sa pangako mo na hindi mo sasaktan ang apo kong ito, ha? Kung sakali man na dumating ang panahon na biglang mawala ang pagmamahal na meron ka sa apo ko, ibalik mo naman siya sa amin. Huwag mo siyang pababayaan at iiwan na lang kung saan. Maluhaluhang sabi ng Lola Martina niya sa nobyo ni Almeya na si Ezekiel. 6 na taon na din sila Ezekiel bago nila napagdesisyonan na magpakasal. Isang HR manager si Almeya sa isang sikat na kumpanya ng alak, habang si Ezekiel naman ay isang engineer sa isa sa mga malaking construction company sa bansa, ang Alcaraz Construction Company. Hindi na rin sila nagtagal sa probinsya dahil may trabaho pa silang naiwan sa Maynila. Maikli man ang naging panahon ng kanilang pagkikita ng Lola Martina, ay masaya naman ang puso ni Almeya dahil subang-ayon sa kanya ang tadhana. Makalipas ang isang buwan, isang linggo na lamang ang bibilangin at darating na ang pinakamasayang araw ni Almeya, ang kanyang engagement party. Hindi na maipaliwanag ni Almeya ang saya sa bawat araw na dumaraan. Bakit naman napaka-blooming mo ngayon, sis? Masayang puna ng kanyang kaibigan na si Oliver nang makita ito na excited at tuwang-tuwa. Alam mo, dapat mag-celebrate na muna tayo eh. Dagdag nito habang inaayos ang papeles sa kanyang lamesa. Talaga? Saan naman? Naku, marami pa akong gagawin. Sagot naman ni Almeya habang tutok ito sa screen ng kanyang computer. Kailangan kong ma-review ito bago ako mag-leave. Hindi ko alam bakit nag-mass hiring sila kung kailan malapit na yung leave ko. Hay, buhay nga naman. Ano ka ba? Surprise gift nga yan eh. Natatawang biro sa kanya ni Oliver. Tara sa BGC sis, saglit lang naman tayo. Para naman hindi puro trabaho na lang ang iniisip natin ano. Okay, fine. E-text mo ako mamaya kung saan tayo magkikita, okay? Tugon naman ni Almeya. Matapos ang lunch break nila ay naisipan niyang tawagan si Ezekiel dahil 3 araw na itong hindi nagpaparamdam at hindi rin ito nagre-reply sa kanyang texts. Baka busy sa trabaho. Yun na lamang ang parating iniisip ni Almeya na dahilan para manatiling kalmado. Nakatira lamang si Almeya sa isang apartment at
Kadalasan ay umuwi lamang si Ezekiel kapag day off nito at wala ito sa mismong site. Oh, Zizi, 8 PM, dapat nandun na tayo ha. Sambit ni Oliver bago ito sumakay sa taxi at kumaway na lamang si Almeya bago nag-antay pa ng panibagong taxi. Nang makarating na siya ay agad itong naligo at nag-ayos. Kung hindi lang kasi siya naabutan ng traffic, marami pa sana siyang oras para mag-prepare. Mabuti na lamang at nakakuha na rin siya ng Grab at agad na sumakay roon para hindi malate sa usapan nila ni Oliver. Malapit na ako, saan ka na? Text niya sa kanyang kaibigan. Andito na ako sis, wait na lang kita here sa The Island. Ang reply naman ni Oliver. Nang makarating sa lugar na napag-usapan nilang magkaibigan ay lumingalinga ang dalaga upang hanapin ang kaibigan nito. Hindi niya mahagilap kung nasaan na. Naglalakad-lakad ito sa mga katabing establishmento dahil baka may binili lang o kaya naman ay kausap ito sa telepono. At naghanap lamang ng tahimik na lugar. Ay, sis, nasan ka na ba? Ang sakit-sakit na ng paa ko ah. Pagkausap ni Almeya sa kanyang sarili habang patuloy na naglalakad at pasulyap-sulyap sa kanyang paligid. Sa paglalakad at paglilibot ni Almeya ay may figura ng pamilyar na lalaki ang nahagip ng kanyang mga mata. Muli itong lumingon sa lugar kung saan niya ito nakita at tila ay nagyelo ang katawan niya dahil sa lamig na kanyang naramdaman. Ramdam nito ang panginginig ng mga kamay at labi. Ang mukha nito ay nawala ng kulay at naging maputla. Halos tumulo na rin ang luha sa mga mata ng humarap ang lalaki at makita nito ng malinaw ang mukha niyon. Babe? Mahina at nauutal, nagamit nito ang basag na boses nang tuluyan ng tumulo ang mga luha nito sa mata at unti-unting humikbi. Umiling ito at pilit na pinapakalma ang sarili bago kinuha ang telepono nito sa kanyang bag upang tawagan ang kanyang nobyo. Nakakatatlong ring pa lamang ito bago nito sinagot ang tawag niya at kitang-kita niya ang pagbuka ng bibig ng lalaking may sinusubuang babae na sumabay sa pagsasalita ng nobyo nitong si Ezekiel sa telepono. Hello, babe? Bakit ka napatawag? Bungad nito sa kanya. Huminga ng malalim si Almeya sa kakalmadong kinamusta ang nobyo. Mangangamusta lang sana ako, babe. Pilit na masayang tugon nito. Nasan ka pala ngayon? Hindi kasi kita makontak kanina eh. Dagdag pa niya na tila ba hindi nakita ang nobyo sa isang coffee shop na may kasamang babae. Tila natigilan ang nasa kabilang linya. Maririnig ang pagtikhim nito bago ang naging pagsagot sa tanong niya. Nasa meeting ako eh. Lumabas lang ako dahil tumawag ka. Magsasalita na sana siya nang marinig ang maarting boses ng isang babae. Baby, who's that ba? Gutom pa ako. Feed me again, please. Mahinang boses ng babae sa kabilang linya. Unti-unti nang tumulo ang mga luha ni Almeya sa mga narinig sa kabilang linya at sa nakikita niya sa kanyang harapan. Nakumpirma niya na ang nobyo niya talagang si Ezekiel ang nakikita niya sa harapan niya na may kasamang babae at sinusubuan pa na tila ba ay prinsesa nito ito. Tawag na lang ulit ako mamaya ha, kapag tapos na. I love you, babe. Paalam ng nobyo na may tunog pa ng paghalik. Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Tuluyan ng napaluhod sa kinatatayuan niya. Ang kaninang patak ng mga luha at hikbi ay napalitan ng hagulgol at sigaw. Wala na itong pakialam sa kung ano ba ang etsura nito sa mga oras na yon. Hindi nito pinapansin ang mga taong nakatingin at walang hiyang pinagbubulungan at kinukuhanan siya ng video. Ang alam niya na lamang ay nasasaktan siya. Parang may mga kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa puso niya. Hindi na nito alam ang kanyang gagawin at nawawala na ang isip niya sa tamang wisyo. Nanghihina ang katawan at nahihirapan na sa paghinga. Dahan-dahan ang nalalabo ang kanyang mga mata at nandidilim ang kanyang paningin. Sisi! OMG! Anong nangyari sa'yo?
Ang huling boses na narinig ni Almeya bago ito tuluyang nawalan ng malay. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Almeya at ang unang agad na pumasok sa kanyang isipan ay ang alaala ng nobyo nito habang sinusubuan ang babaeng kasama sa coffee shop. Unti-unti namang tumulo ang mga luha nito at kumirot ang dibdib sa sakit. Lumalakas na naman ang hikbi nito hanggang sa hindi na nito mapigilan ang sarili na humagulgol at hampasin ang dibdib dahil tila ba hindi na ito makaramdam ng pisikal na sakit. Sis! OMG naman! Kagigising mo lang pero nagwawala ka na naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Natatarantang tanong ni Oliver sa kanya habang pinipigilan siya nitong saktan ng kanyang sarili. Pinakatitigan nito ang kaibigan sabay malakas na umiyak sa harapan nito at tila nagsusumbong na bata sa kanyang ina at nagkwento rito. Hindi niya mapigilan na magmura at sumigaw habang nagkukwento dahil malinaw na malinaw pa sa alaala nito ang nakitang pagtataksil. So, in short, nakita mo si Papa Ezekiel na may babae? Eh di ba malapit na ang engagement party ninyo? Bakit naman ngayon pa niya nakuhang magloko? Tila ba nababaliw na sambit ni Oliver habang nakahawak pa sa ulo? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Humihikbi pa rin na sagot ni Almeya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Walang nagawa si Oliver kundi ang yakapin at damayan ng kaibigan sa sitwasyon nito ngayon. Awang-awa man ay hindi naman ito pwedeng makialam sa gulo ng dalawang magkasintahan. Sa buong gabi rin na yon ay walang ginawa si Almeya kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa napagod ito at muling nakatulog. Kinabukasan ay mabigat ang loob na bumangon ang dalaga at nagpadala ng mensahe sa kanilang boss na hindi ito makakapasok dahil masama ang pakiramdam nito. Si Oliver naman ay walang pagpipilian maliban sa pumasok dahil marami itong nakatambak na gawain at ubos na rin naman ang kanyang sick leave. Nasa kanyang apartment lamang ng buong araw si Almeya at nagmumukmok sa kama habang nakatalukbong ng kumot sa loob ng kwarto. Nabalik lamang ito sa kanyang pag-iisip nang marinig ang pagbukas ng pinto sa kanyang kwarto. Nakita niya ang manlulokong nobyo, nangiting-ngiti na bumabati at humahalik pa sa kanyang pisngi. Muling pumasok sa isipan niya ang nakita niya at muling nilukob ng galit para sa nobyo. Pinaghahampas niya ito sa dibdib at panay ang sigaw at pagmumura. Ang akala ko ba? Ayoko lang! Akala ko ba hindi mo ako sasaktan? Ha? Galit na sigaw nito sa nakakunot noong lalaki. Pinigilan ni Ezekiel ang kanyang kamay at saka nagtanong kung ano ba ang nangyari rito ngunit lalong nagalit lamang ang dalaga sa pagmamaang maangan niya. Napakagaling talaga nitong magsinungaling. Nakita ko kayo ng babae mo. Itatanggi mo pa ba ha? Ayan, may video ako. Kinuhanan ko kayo ng video dahil alam kong itatanggi mo lang kapag litrato at sasabihin mong edited. Napakasama mo Ezekiel. Paano mo nagawa sa akin yung ganito? Sinungaling ka, napakasinungaling mo! Nagwawalang saad nito sa lalaki sabay bato ng telepono nito dito. Namutla naman ang lalaki sa kanyang nakita. Wala na itong ibang nasabi dahil totoong siya ang nasa video at ang babae niya na kinikita ng 3 taon na. Nang makita ni Almeya ang itsura nito, ay mas nalunod na ito sa kanyang emosyon at pinagtulakan na palabas ang lalaki. Inihagis nito ang lahat ng gamit nito palabas ng pintuang iyon. Ayaw na kitang makita pa. Hindi ko kayang sigmurain na hawakan at makasama ka pagkatapos ng ginawa mo. Babe, magpapaliwanag ako. Hindi ko naman mahal si Myra. Ikaw ang mahal ko. Iinakit niya lang ako. Pagpapaliwanag ni Ezekiel na nauutal pa ang boses. Umiling-iling si Almeya sa narinig at mapait na natawa. Myra pala ang pangalan niya. Sabihin mo nga sa akin, ilang taon mo na akong niloloko, Ezekiel? Ilang taon na kayo niyang Myra na yan, ha? Please, kahit ngayon lang magsabi ka sa akin ng totoo!
Matapang na tanong niya kay Ezekiel. Natigilan si Ezekiel at tila nagdadalawang isip kung sasagutin ba ang tanong ng dalaga. Subalit determinado si Almea na malaman kung kaya naman ay walang nagawa ang lalaki kundi ang sagutin ito. Tatlo. Mahina nitong sagot. Tatlong araw? Tatlong linggo? O tatlong buwan na ba, ha? Tanong ulit ni Almea. Napayoko ang binata saka nahihiyang nagsalita. Taon. Tatlong taon. Utal nitong sabi sa kanya na ikinagulat ni Almea. Ang galit na akala niya ay masidhina ay mas lumala pa dahil sa narinig. Tatlong taon na niya itong niloloko at wala man lang siyang kamalay-malay doon. Hindi niya ito matanggap ngunit hindi na niya alam kung ano pang mura ang sasabihin niya kay Ezekiel. Sumigaw ng malakas si Almea saka buong lakas na ibinalibag ang pinto ng apartment sa harap ni Ezekiel. Hindi na nito ito kayang harapin pa kahit kailan. Napakawalang hiya mo. May pa-William Mary me ka pa. Manluloko ka naman pala. Ibinato nito ang singsing na suot sa basurahan. Ilang oras din ang itinagal bago humupa ang pag-iyak ni Almea. Tila napagod na lamang ng kusa ang mga mata niya. Bakit ko naman sasayangin ang luha ko sa lalaking yun? Kung siya nga hindi nang hinayang sa 6 na taon. Tumayo si Almea at saka nagtungo sa banyo upang maligo. Pagkatapos ay nagsuot ito ng pulang hapit na damit at naglagay ng kolorete sa kanyang mukha. Sinilip ang labas ng apartment bago tuluyang lumabas nang makasiguro na wala na ang manluloko nitong ex. Alas 4 pa lamang ng hapon ngunit handa na itong pumarty para makalimot. Ang nasa isipan na lamang nito ay ang magsaya upang makalimot. Naglalarong mga kulay ng ilaw ang bumungad sa kanya pagpasok sa isang sikat na club. Maraming tao at amoy alak ang buong paligid. Dumiretso ito agad sa bartender at umorder ng maiinom na alak. Sunod-sunod ang paglagok nito at hindi na namalaya ng oras. Malabo ng paningin nito nang may mabangga siyang lalaki. Pagtingin niya ay tumambad sa kanyang harapan ang isang matipunong katawan na animoy tambay sa gym ang may-ari dahil sa ganda ng hubog. Okay ka lang ba, miss? Tanong ng gwapong baritonong boses sa kanya. Nagtindigan naman ang balahibo nito na tila nag-aapoy ang matinding pagnanasa sa kanyang katawan. Pinakatitigan niya ang lalaki kahit pa hindi niya ito maaninag ng maayos. Hinawakan ni Almea ang braso ng lalaki at saka wala sa wisyong tumingkayad at ginawaran ito ng halik na nagliliyab sa init. Akala ng dalaga ay lalayo ang lalaki. Ngunit hinawakan ito ang bewang niya at idiniin ang kanyang katawan sa katawan ng dalaga. Lumalim ang kanilang paghahalikan hanggang sa hindi na namalaya ng dalawa ang kanilang mga sarili sa loob ng isang kwarto. Parehong lasing ang dalawa at nababaliw sa bawat haplos ng kamay ng bawat isa. Hindi na malaman kung ano ang uunahin, kung ang paghalik ba o ang paghuhubad ng mga saplos sa katawan, hanggang sa hindi inaasahan na pareho silang nawala sa tamang wisyo dulot ng mainit na pakiramdam. Kinaubagahan ay nagising si Almea sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nilingon niya ang paligid at nakita ang isang katabing estranghero. What the hell? Sino tong kasama ko at bakit kami parehong nakahubad? Mahinang bulong ni Almea para hindi agad magising ang kanyang katabi. Napabalikwas ito ng bangon sa kama at takot at nagmamadaling pinulot ang mga gamit na nagkalat. Sa pagkataranta ay nagkalat ang gamit sa bag nito ngunit madali niya ring sinino pang mga gamit na nakita. Umalis ito sa kwarto na yon na walang paalam sa lalaki. Oh my God, I can't believe na nangyari ito sa akin. Ano bang nasa utak ko at pumayag ako sa ganun? Ah! Napasabunot na lamang si Almea dahil sa frustration at nagdesisyon na ibaon na lamang sa limot ang nangyari ng araw na yon. Tatlong araw na ang nakakalipas matapos ng tinuturing na pagkakamali ni Almea ay makikita ang dalaga na naglalakad ngayon papasok ng kumpanya
bitbit ang kape at bagong ID nito sa kanang kamay. At ang bag, ganun din ang mga importanteng papeles naman na nasa kaliwa niya. Isinwipe niya ang ID at dali-daling nagtungo sa kanyang pwesto. Kailangan niyang mag-print ng document sa laptop niya bago nito harapin ang boss niya. Nagmamadali ka, sis? Tanong ni Oliver, nakasabay niya sa elevator. Oo, sis eh. May ipapaprint lang ako. Baka mapagalitan na naman ako kapag hindi ko mapagbigyan ng hard copy si boss. Alam mo naman yun, nagiging satanas kapag galit. Kinakabahang sagot ni Almeya sa kaibigan. Biglang nagbukas ang elevator sa second floor at saka pumasok ang isang lalaki na may malaking braso at matipunong katawan. Hindi ito napansin ni Almeya dahil pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang relo, ganun din ang pag-check sa mga hawak niyang papeles. Ay, sana hindi pa ako late. Sana wala pa din si boss. Mahinang banggit nito at kinakabahan na baka mapagalitan na naman siya ng kanyang boss. Medyo napagsabihan kasi siya kailan lang nang hindi ito pumasok ulit ngunit wala namang paalam. Ayaw niyang kumota na dahil baka hindi lang siya maging broken-hearted, maging pulubi at unemployed pa siya. Tumunog ang elevator at lumabas si Almeya. Agad itong nagtungo sa upuan at tumutok sa kanyang laptop. Busy ka ba? Tanong ng isang boses sa kanya. Hindi niya ito nilingon sa pag-aakalang si Oliver lamang iyon. Oo sis eh. Kaya tantanan mo na muna ako ha. Kota na ako kay boss sis. Baka sa makalawa, hindi mo na talaga ako makita rito kapag napagalitan na naman ako ulit nun. Mabilis nitong sabi na walang lingon-lingon. Tumawa naman ang nagsasalita ngunit hindi na niya iyon pinansin pa. Tuloy lamang ang pagpiprint nito at pag-aayos sa mga gamit. Nang matapos ay dali-dali na itong naglakad at hinarap ang kanyang boss. Hindi na niya kinausap pa si Oliver dahil pagtingin nito rito ay busy naman ito sa pag-e-encode sa laptop. Ilang oras pa ay muli nang nakahinga ng maluwag si Almeya. Napapasayaw pa ito habang naglalakad sa tuwa dahil mukhang good mood naman ang boss niya. Kaya hindi siya nasigawan. Fantastic baby dance! Pakanta-kanta pa siya habang naglalakad. Mukhang good mood ka, Miss Almeya. Ani ng isang baritonong boses sa kanyang likuran. Napalingon ang dalaga at namutla nang makilala ang nagsalita. Mabilis na nagbago ang mood nito at kumaripas ng takbo sa labas ng kumpanya. Oh no! Bakit siya nasa office? Halos maiyak na kausap ni Almeya sa kanyang sarili. Hindi nito mapaliwanag ang nararamdaman. Kabado, nahihiya, naiinis at may pagkamangha dahil nakita nitong muli ang malinaw na gwapong mukha ni Zachary. Ang naka one night stand niya, kailan lang. Hindi hamak na mas nakalalamang sa itsura, height at katawan ang binata kesa sa ex nitong manluloko na ang huling balita niya ay kasama na ang Myra na babae nito. Nasasaktan pa rin siya sa isiping ang kapal talaga ng mukha ni Ezekiel at talagang ibinahay na ang babae matapos nilang dalawang maghiwalay. Tila ba parang wala lamang ang 6 na taong naging pagsasama nilang dalawa. Napalingon si Almeya sa paligid niya at napatanong sa kanyang sarili. Nasaan na ba ako? Naku, napalayo na yata ako ng masyado. Buti na lang talaga, pa-lunch break na rin halos. Napagdesisyonan ng dalaga na kumain na lang sa isang cafe bago bumalik sa kumpanya. Nagutom at nauhaw rin kasi ito sa pagtakbong ginawa. Welcome ma'am, ano po ang order nila? Bating tanong sa kanya ng tao sa counter. Bigyan mo ako ng isa nito at fruity na lang ang drinks, salamat. Turo nito sa isang pagkain na hindi niya mabasa ang pangalan. Nangitian muna ang dalawa bago umupo ang dalaga. Kinuha ang isang magazine sa table at tumingin-tingin. Nang ilipat na niya ang page ay may nahagip na pamilyar na tao ang kanyang mga mata. Nag-iwas ito ng tingin ngunit tila ba nananadya ang tadhana. At talaga namang nakita pa ito ng babae. Babe, di ba ex mo yun? Look ko, so pathetic naman.
Maarteng sabi ni Myra sa ex nito, si Ezekiel. Grabe naman po talaga, Papa G. Small world. Bakit naman dito ko pa sila nakita? Saad ni Almeya sa kanyang isipan. Imbis na magsalita ay pinili na lamang ng dalaga na manahimik at itoon ang buong atensyon sa magazine na binabasa. Pero ang ex nito at babaeng kasama ay tila nananadya na lumapit pa sa pwesto nito upang kausapin na para bang wala itong mga kasalanan sa dalaga. Totoong nagmo-move on na ang dalaga mula rito. At kung maaari lamang ay ayaw na nito itong makita pa o makausap man lang dahil bumabalik lamang ang lahat ng masasakit na alaala na kanya mismong nasaksihan. So rude naman! Ang maarteng komento ni Myra na siyang ikinakulo ng dugo niya. Nagtitimpi na naman ito na huwag sa bunutan ng babaeng kaharap dahil sa maarteng pananalita at nakakabastos na ugali. Ayaw na ayaw talaga ng dalaga sa isang tao ay ang walang respeto sa iba, kung kaya naman ay inis na inis ito kay Myra. Ano bang kailangan? Naputol ang sasabihin niya nang makita niya ang binatang tinataguan niya. Tinakpan niya ng maigi ang kanyang mukha gamit ang magazine na binabasa. Ngunit huli na dahil nakita siya nito. Matapos ang nangyari kay Zachary at Almeya, ang binata ay tila naman na humaling sa gandang taglay niya. Kaya ilang araw na din itong binalak na puntahan ng dalaga sa trabaho nito. Ang buong akala ni Zachary ay hindi na niya ito makikita dahil tadhana na din ang nagbigay ng paraan para mahanap niya ito. Ang company ID na naiwan ni Almeya ang siyang naging daan para mahanap siya ni Zachary. Hindi kaya ito yung lalaking binabanggit niya? Noong lasing na lasing siya bago kami makapasok sa kwarto? Saad ni Zachary sa kanyang isipan. Pansin din ito na mukhang pinagtatawanan pa siya ng dalawang tao sa harapan niya. And here you are, my love. Malakas at may pagdiin na boses na sabi ni Zachary, sabay lapit kay Almeya at baba ng magazine na hawak nito. Natawa ito sa hindi makapaniwalang reaksyon ng dalaga. Samantalang si Almeya naman ay napatulala na lamang sa tumatawang mukha ni Zachary. Sobrang gwapo niya kapag tumatawa at hindi maikakailang nag-uumapaw nitong sex appeal. Saad ni Almeya sa kanyang isipan. Ang mga mata niya, nagniningning na parang diamante. Napakatangos ng ilong niya. May kaunti itong maliit na facial hair at ang labi. Napakapula. Ay, ang sarap halikan. Pagde-describe niya sa mukha ng binata sa kanyang isipan. Wait! Halikan? Bulalas niya sa harap ng binata na walang kamalay-malay. Do you want to kiss me again? Natatawang sambit ng binata sa kanya. Ha? Wala akong sinabi ha? Nahihiyang sambit ng dalaga at napailing si Almeya sa mga naisip at saka lumunok ng tatlong beses para pakalmahin ang sariling kapusukan. Nawala na din sa isip ni Almeya ang ex niya at ang babae nito. Dahil sa pagkakataong iyon ay parang komportable pa siya dahil naisalba siya ni Zachary sa kahihiyan sa harap ng taong nagtaksil at dati niyang minahal. Kanina pa kita hinahanap, love. Nandito ka lang pala. Malambing nabanggit ni Zachary. Pwede bang wag mo akong tinatawag na love? For your information, one night stand lang yung nangyari sa atin. Ano yun? Relasyon agad? Mahina at sarcastic na sagot ni Almeya. Hindi kayang iproseso ng utak ni Almeya ang mga nangyayari kaya iniiwas nito ang mata at napatingin na lamang sa gilid. Nakita niyang titig na titig si Myra kay Zachary at masama naman ang tingin ni Ezekiel sa kanilang dalawa. Balak pang magsalita ni Ezekiel ngunit hinila na siya ni Zachary patayo at palabas ng cafe na yon. Wait lang! Yung in-order ko hindi ko pa nakukuha! Saad niya ngunit hindi na siya pinansin ni Zachary. Tuloy lamang ito sa paghila sa kanyang braso hanggang sa makarating sila sa sasakyan nito na halata sa itsura na alagang-alaga sa kintab. Hindi pa ako kumakain ng lunch. Ba't ka ba hila ng hila? Ano ka ba? Tila batang nagre-reklamo si Almeya dahil nakakaramdam na siya ng gutom. Tiningnan siya ni Zachary na namamangha at saka ngumiti at nagwika. Kakain tayo.
Hindi ka naman mabubusog sa mga pagkain dun eh. Pinal na saan nito sa kanya, saka pinatakbo ang sasakyan. Wala namang nagawa ang dalaga dahil nasa loob na ito ng sasakyan ng binata. Nananahimik na lamang ito at nakinig ng music na nakaplay sa radio ng kotse. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni nito ay naramdaman niyang nag-vibrate ang telepono nito. Kaya naman kinuha niya iyon at tiningnan kung sino ang nag-text. Bakit kasama mo si Zachary? Text message iyon ng ex nitong si Ezekiel. May dalawa rin itong tawag at limang iba pang text na hindi niya nabinasa. Ano bang pakialam niya? At paano niya nakilala ang binatang kasama niya? Nagtataka man ay hindi na nito ito pinansin pa dahil sa ines nang maalala ang lahat ng pinaggagawa nito sa kanya. Nandito na tayo. Saad ng binata nang bigla itong huminto sa harap ng isang malaking building. Teka, akala ko ba kakain tayo? Eh bakit parang sa apartment po yata tayo pupunta? Ano namang kakainin natin dun? Mabilis at nagtatakang tanong nito sa kanyang kasama. Kinakabahan ito dahil baka ibang pagkain pala ang tinutukoy ng binata. Tila naman nabasa nito ang nasa isip niya kaya naman inunahan na siya nito at nagpaliwanag na siya ang magluluto dahil sarado ang restaurant ng kaibigan nito na madalas nitong kainan. Nag-umpisa nang maglakad si Zachary at nasa likod lamang nito ang dalaga na takot mawala sa laki ng building na pinasok nila. Sumakay sila sa elevator at pinindot ni Zachary ang buton na magdadala sa kanila sa penthouse. Nang makababa sila ay hindi maiwasan ni Almeya na mamangha sa laki at garbo ng tinutuluyan ng binata. Sobrang yaman naman pala ng kumag na to eh. Saad niya sa kanyang isip. Inilibot niya ang mata sa paligid at nakita ang ilang bote ng alak na nagkalat sa lamesa at upuan sa living room. Agad din namang niligpit iyon ni Zachary at nagtungo sa kusina upang magluto. Sumunod naman si Almeya rito at pinanood lamang ang binata na sobrang gwapo sa suot nitong dark blue na apron habang naghihiwa ng mga sangkap na lulutuin. Hindi mapigilan ni Almeya na kurutin ang kanyang sarili dahil sa mga naglalaro sa kanyang Mag-isa ka lang bang nakatira rito? Yeah, ako lang. Wow ha! Ang yaman mo siguro. Kailangan ko bang sagutin yan? Akala ko ba nagugutom ka? Hindi naman ah. Kasi na-curious lang talaga ako. At saka isang beses lang tayong nagkita, hindi ba? Lasing pa ako nun. Tapos bigla mo akong dadalhin dito kaagad. Ayan, luto na. Kumain ka na muna. Nagsimula nang kumain si Almeya pero manghang-mangha pa rin siya sa laki ng silid at mga gamit na tila sobrang mahal. Hindi maitatanggi ni Almeya na masarap magluto ang binata na hindi naman halata sa itsura nito na mukhang never pang nakahawak ng sandok at alagang-alaga ng mga yaya noong bata pa. Diyan ka lang ha. Sandali lang, may kukunin lang ako. Saad ni Zachary na parang may naalala bago sila umalis at nagtungo bigla sa silid nito. Pagbalik nito ay iniabot nito kay Almeya ang nawawalang company ID niya. Napatingin na bigla ang dalaga sa binata, ngunit tila mali ang ginawa nito dahil napakalapit ng mga mukha nila sa isa't isa na siyang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. You forgot this. Sabay abot ni Zachary ng ID niya. Nakakapanghina ang mga tingin ng binata. Napalunok si Almeya nang unti-unting lumapit ang mukha ni Zachary sa kanya. Hindi nito mapigilan ang mapapikit, ngunit ang inaasahang halik ay naging bato nang biglang tumunog ang telepono nito. OMG! Tapos na pala yung lunch break ko! Patay ako nito! Nang makita kung sino ang tumatawag ay natataranta ito dahil hinahanap na pala ito sa opisina. Nagmamadali itong umalis at pumara ng taxi. Nakalimutan na naman ito ang binata na dapat ay balak siyang ihatid pagbalik. Saan ka ba galing sis? Tagal ng break time ha? Pang-aasar ni Oliver sa kanya. Naku, hindi ko nga namalayan eh. Pasensya na, nandyan ba si boss? Kakaalis lang. Sinabi ko naman na nasa CR ka. Kaya yun, hindi na siya nagtanong. Ay, thank you ha. Pero sis,
Gora tayo sa club mamaya ha, please. Pag-aaya ni Oliver sa kanya pagkatapos ng trabaho. Ayoko. Sagot naman ito rito nang maalala ang mga nangyari sa huling pagpunta niya sa club. Ngunit kahit ano pa ang tanggi niya, ay napapayag pa rin siya ni Oliver. Iba talaga ang power ng kaibigan nito dahil hindi ito makahindi kapag ito na ang nag-aya sa kanya. Kahit siguro sa ang planeta siya nito dalhin, ay mapapa-oo siya nito. Hindi na sila umuwi para magpalit dahil may dala si Oliver ng mga damit. Huminto lamang ang dalawa sa isang mall para magpalit at diretsong nagtungo na sa club. Mukhang nadala na rin ang kaibigan sa nangyari noong hindi sila magkasabay na pumunta. Ang dami naman ng papa here, sis. Pwede, wait mo ako dito. Babalikan na lang kita later kapag may bitbit na ako. Okay? Bading na paalam nito sa kanya. Wala namang nagawa si Almeya dahil alam nitong stress na ang kaibigan nito nitong mga nakaraang araw dahil sa problema sa kumpanya na siyang tumatrabaho. Hindi naman na ito nagpanik dahil natatanaw lamang nito si Oliver sa isang gilid na nakikipagtawanan sa isang lalaki na halatang gusto rin ang kaibigan. Isa pa nga po ng ganito. Saad niya sa bartender na nag-abot sa kanya ng iniinom niya kanina. Inabutan naman siya nito ng isa pa. Nakakadalawang baso pa lamang siya nang biglang sumulpot si Zachary at lumapit sa kanya. Suki ka ba talaga ng mga club dito sa BGC? Bungad ni Almeya kay Zachary. Natawa naman ang binata sa sinabi nito. Hindi palasing ang dalaga ngunit amoy alak na ang hininga. I want to court you. Walang prenong saad ni Zachary na siyang nagpabigla sa dalaga. Naibuga nito sa mukha ng lalaki ang iniinom na alak at saka napaubo. Hindi ito makapagsalita dahil sa biglang pagtibok ng malakas ng kanyang puso. Namula ang mga tenga nito at tila ba ay masusuka sa mga paru-paro sa tiyan na nagsisiliparan. Tumayo ito na walang pasabi at iniwan ang lalaki na nagpupunas ng mukha. Dederecho sana ang dalaga sa banyo nang makasalubong si Ezekiel. Amoy alak ito ngunit hindi lasing dahil matinupa ang itsura nitong tingnan. Almeya! Wait! Saad nito sabay hawak sa braso ng dalaga. Tinanggal naman agad ni Almeya ang hawak ng lalaki sa braso niya, saka ito hinarap. Bakit ba? Hindi ka pa rin ba tapos sa mga kasinungalingan mo? At balak mo pang dagdagan yon? Malakas na tanong nito upang marinig ng lalaki. Natigilan si Ezekiel at nagsipataka ng mga luha nito sa mata. I miss you, babe. I always do. Please, come back to me. Umiiyak na pagmamakaawa nito kay Almeya. Ngunit imbis na maawa ay lalo lamang siyang nainis sa binata. Hindi nito ito mapapatawa dahil sa ginawa at kailanman ay hindi na ito babalik dito dahil may ibang tao na ang nakakuha sa atensyon niya. At mukhang pati ang puso niya ay gusto na ring sumuko rito. Ayaw ko na, Ezekiel. Tama na, please lang. Umalis ka na. Saad nito sa lalaking umiiyak sa kanyang harapan. Yayakapin pa sana siya nito, ngunit madali na itong umalis roon. Naghilamos ito at sandal at pumalik na sa pwesto kanina. Nagmo-move on ako. Ano ba naman? Naiiyak na lamang si Almeya dahil bumalik na naman sa alaala niya kung paanong pinagtaksilan siya ni Ezekiel. Sa kabilang banda ay hindi maipaliwanag ni Zachary ang nararamdaman tuwing nakikita niya si Almeya habang papalapit ang dalaga na tila galing pa sa pag-iyak. Bakit umiiyak ka? Hindi no. Inaantok lang ako. Mauna ka na. Wait. Ihahatid na kita. No need na. Enjoy your day na lang. May kasama kasi ako eh. Ha? Sino? Ipapaalam ko na lang na ako nang maghahatid sa'yo. Nandyan lang siya sa gilid. Tumango na lamang si Almeya at pinuntahan ang kaibigan na si Oliver. Sis, uwi na ako. Inaantok na ako eh. Why naman so aga, sis? And wait, who's that boy? Nakangising sambit ni Oliver. Siya?
Si Zachary. Kaibigan ko lang. Hi, I'm Oliver. Friend ako ni Almeya. Pagpapakilala nito habang malanding nakikipagkamay pa kay Zachary. Hi, I'm Zachary Alcaraz. Nagulantang si Almeya sa pagkarinig ng buong pangalan ni Zachary. Wow, is that true? You own the Alcaraz Construction Company? Gulat na sambit ni Oliver kahit si Almeya ay hindi rin makapaniwala. Yeah. Ang bongga naman pala nitong guy na kasama mo, sis. Bulong ni Oliver kay Almeya. What the hell? Small world talaga. Eh, dyan nagtatrabaho si Ezekiel eh. Mahinang tugon ni Almeya. Pwede ko bang ihatid ang kaibigan mo? Tanong naman ni Zachary kay Oliver. Nako, sure. Mamaya pa kasi ako eh. Bye! Natatawang sambit ni Oliver at siniko naman siya ni Almeya, ngunit kinindata na lamang niya ang dalaga. Tara na! Tanong ni Zachary at walang choice ang dalaga saka na lang tumango. Nasa parking lot na sila saka lumapit si Zachary sa isang BMW na sasakyan at pinagbuksan si Almeya ng pinto. Alam mo, magkalinawan nga tayo. Sambit ni Almeya habang nagmamaneho si Zachary. Why? Are you being bothered by something? Wala naman. Pero bakit parang kung makaasta ka, parang jowa na kita? Eh, one night stand lang naman yung nangyari sa atin. At wala lang yun. Anong wala lang yun? As in, wala lang. Walang kahit na ano. Paano kung nahulog na pala ako sa'yo ng dahil dun? Wow! Love at first sight agad? Parang ganun na nga. Ang lakas nun ah. Eh, hindi pa nga kita kilalang lubusan eh, bukod sa pangalan mo. Yun lang naman ang alam ko sa'yo. Eh, bakit hindi tayo magpakilala sa isa't isa ng formal? Natahimik namang bigla si Almeya. Inihinto naman ni Zachary ang sasakyan sa isang gilid. Magpapakilala ako ulit sa'yo. I'm Zachary Alcaraz. And you are? Nagdadalawang isip pa si Almeya kung tutugon ba siya o hindi, pero dahil nandito naman na sila, ay nagpakilala na rin siya. I am Almeya Villegas. HR manager ako. At malayo ang agwat natin sa estado pa lang ng buhay at uri ng trabaho. And that I don't care. As long as mahal kita, yun ang mahalaga. Mahalagad? Wala pa tayong isang buwan na magkakilala. Nakakatawa ka. Natatawang sambit ni Almeya. Then bakit hindi natin itry? Malay mo, mag-work tayo. Napailing naman si Almeya sa sobrang taas ng confidence ni Zachary. Mabuti na lang at nakarating na din sila sa tapat ng kanyang apartment. Maraming salamat sa paghatid. Paalam ng dalaga. Wait! Can I get your number? Number? Ang smooth din ng banat mo ha. Why? Para in case may free time ka, yayayain kitang mag-date. Date? Hoy Zachary, for your information, kakakilala lang natin ang formal. Date-date ka dyan. You know, ang cute mo kapag nagagalit ka. Natatawang sambit ng binata na siya namang nagpabilis ng tibok ng puso ni Almeya. Sige na, akin na yung phone mo. Ang dami mo pang sinasabi. Ibinigay naman ni Almeya ang number kay Zachary at saka tuluyan na itong umalis. Ibang klase din yung lalaking yun ah. Natatawang bulalas ni Almeya pagkapasok sa kanyang silid. Ang kanyang nararamdaman ngayon ay hindi niya maipaliwanag. Teka, bakit parang ngayon lang ako nakaramdam ng ganito? Kahit 6 years kami ni Ezekiel, ngayon ko lang na-feel na totoo ito. Teka. Ano bang nangyayari sa akin? Sambit ni Almeya habang hindi maawat ang kanyang labi sa pagngiti. Lumipas ang mga buwan at taon, tila ba ang pagkikita ni na Almeya at Zachary ay naging isang mahalagang bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Mas lumalim pa ang koneksyon ng dalawa at hindi na nga nagtagal ay nahulog na nga si Almeya kay Zachary. Naging mas komportable na sila sa isa't isa. Hindi gaya ng dati na halos magkahiyaan pa sila. Ngayon ay muli na namang susugal si Almeya sa pag-ibig. Engaged na din sina Zachary at malapit ng ikasal.
Ibang klase din talaga yung tama ni Zachary sa'yo, sis, no? Araw-araw may pabulaklak. Haba ng hair mo talaga, sis. Pang-aasar ni Oliver sa kanya. Ewan ko ba sa kanya, kulang na lang talaga maging factory na ng bulaklak tong apartment ko, kakaloka. Biro naman ni Almeya na ngayon ay tila mas nag-glow at mas masiglang tingnan. Pero in fairness ha, ang ganda ng surprise proposal niya sa'yo, sis. Alam mo, hindi ko nga ina-expect na mararanasan ko pala ulit ang totoong essence ng love. Super nega mo kasi. Buti na lang talaga gumawa ng way si God na malaman mo yung panloloko sa'yo ni Ezekiel. Alam mo, totoo yan. Parati kong ipinagdarasal na sana, eto na. Sana siya na talaga. Siya na talaga yan, sis. Mayaman na tapos pogi pa. Hindi din niya ako pinapakialaman kung anong gusto kong gawin. Oo nga. Buti di kanya pinapatigil sa pagtatrabaho dito. Mukhang di mo naman na talaga kailangan ng money, sis. Ako din naman ang nagsuggest na gusto ko pa rin magtrabaho. Ayokong iasa na lang lahat sa kanya, hindi ba? Ay, correct ka dyan, sis. Iba talaga ang in love. Full of wisdom. Ewan ko sa'yo, magtrabaho na nga tayo. Habang patuloy ang pagsasama ng dalawa, lalo pang nadarama ni Almeya ang pagmamahal ni Zachary. Isang araw ay pagkapasok niya sa trabaho, natagpuan niya sa kanyang lamesa ang isang magandang bouquet ng rosas. I always love you. Please take care and eat your meals, love. Hindi mapigilang lumabas ng ngiti sa labi ni Almeya sa mga simpleng gesture ni Zachary. Masasabi niyang naghilom na ng tuluyan ang kanyang puso. Ang pag-ibig na tila ba isang bulaklak na bumukadkad ng mas maganda at mas mabango sa tuwing dumaraan ang panahon. Sa kabilang banda ay hindi inaasahan ni Zachary na darating ang panahon na babalik si Zulana, ang kanyang naging unang pag-ibig. Naging sariwa ang mga alaala niya kay Zulana dahil tuwing papasok ito sa kanyang kumpanya ay lagi niyang kasama si Zulana. Siya rin ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at unang babaeng minahal niya simula ng bata pa lamang sila. Ngunit dumating ang pagkakataon na magkaiba ang landas na kanilang tinahak. Si Zulana ay lumisan ng bansa upang tuparin ang pangarap na maging isang kilalang international model. Ito ang naging sagot niya sa paglayo sa pamilya at kay Zachary. Naiwan si Zachary na puno ng pangarap at pangako sa Pilipinas. Hindi niya lubos maisip kung bakit iniwan siya ni Zulana. Ngunit wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ang desisyon ng kanyang minamahal. Sa kabila ng kanyang hinanakit, hindi na kaya nang pigilan ni Zachary ang sarili sa paglubog sa masamang bisyo. Araw-araw ay itinataboy niya ang mga responsibilidad sa kumpanya at inuubos ang pera sa pag-iinom. Kamusta ka na, love? Masayang sambit ni Zulana sa kasya ginawaran ng panandali ang halik sa labi. Hindi naman makapaniwala si Zachary. Naaalala niya ang mga masasayang sandali nila na kanilang pinagsaluhan. Ngunit naisip din niya ang pagdapo ng lungkot at pangungulila nang mawala si Zulana. Nakatutok si Zulana sa mukha ni Zachary, subalit nakakita siya ng malalim na lungkot sa mga mata nito. I miss you. Dugtong ni Zulana na nagbigay ng kurot sa damdamin ni Zachary. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Why are you here? Malamig na tugon ni Zachary. Si Zulana ay napatanga na lamang ng ilang saglit. Tila ba nag-aalinlangan kung paanong ipapaliwanag ang kanyang pagbabalik. I know I hurt you before. And I am truly, I'm sorry. I've realized that my dreams took me far away. But I also realized that I left a piece of my heart with you. I want to make things right. If you will let me. You can't just waltz back into my life, Zulana. Things have changed. I've changed. And I understand that, Zach. I'm not expecting things to go back to how they were. I just want to make amends and maybe, just maybe, find a way to be part of your life again. No, Zulana. A lot has happened since you left. And I can't just forget everything. At may iba na akong mahal.
Tell me. Si Almeya. Siya na ang mahal ko. At ikakasal na din kami. Nahulog ang puso ni Solana sa sakit at panghihinayang. Hindi niya inakalang meron ng ibang pumuno sa puwang na iniwan niya sa puso ni Zachary. I still pursue you, no matter what happens. I still love you. At hindi ako papayag na hindi ka babalik ulit sa akin. Matigas at determinadong saad ni Solana. Ngunit sa kabila ng mga dating alaala at mga hinanakit, mas nanaig ang kanyang respeto kay Almeya at sa nararamdaman niyang pagmamahalan sa dalaga. Sana maintindihan mo, Solana. I've moved on from you. And I've found happiness with Almeya. She's my present and my future. Saad ni Zachary na puno ng determinasyon. Zach, wag mo sanang isarang puso mo sa akin. Yes, I made a mistake, but here I am. I'm apologizing to what I've caused to you. Mahal na mahal kita, Zach. Umalis ka na. Please, love. I'm really sorry. Solana, I appreciate your apology, but we cannot change the past. I've moved forward, and I'm building a future with Almeya. Please respect that. Mariing saad ni Zachary. No, I will never accept that. Galit na sambit ni Solana bago ito umalis sa opisina ni Zachary. Napaupo na lamang si Zachary at hinilot ang kanyang sentido. Halo-halong emosyon na ang kanyang nararamdaman dahil ang totoo ay may parte pa rin sa kanyang puso na mahal niya pa rin si Solana. Hindi naman ganun kadaling bitawan ang meron sila, kaya ngayon ay tila naguguluhan na siya sa kung anong dapat na maramdaman at kung ano ba ang dapat na gawin. Sa kabila ng kalakip na lungkot at pagkagulo ng damdamin, alam niyang kinakailangan niyang maging tapat sa sarili at kay Almeya. Sinundo niya ang dalaga sa trabaho nito. Masaya namang sumakay si Almeya sa sasakyan ni Zachary. Huy, ano bang nangyari sa'yo, love? Bakit parang problemado ka naman? Natatawang sambit ni Almeya para lamang mabawasan ang tensyon sa paligid kanina pa, na napapansin niya ang pagiging tahimik ng fiance. Nothing. I'm just tired sa work, love. San tayo kakain ngayon? Sure ka ba? Sa bahay na lang tayo kung gusto mo. No, I'm okay, love. Okay. Sa BGC na lang tayo. May gusto kong kainin. Ang tagal ko nang nagkikrave sa Italian cuisine. Pagdating nila sa BGC ay unti-unting napapawi ang bigat sa puso ni Zachary. Kasabay ng pagpasok sa Italian restaurant, naging masigla ang usapan at tawa ni Almeya. Subalit sa hindi inaasahan ay narito din ang kanyang ex na si Solana. So, that's her, Zach? Sambit ni Solana tila may pait at galit ang tono. Please, Solana, don't ruin our day. Why? Wala naman akong ginagawang masama. I just want to introduce myself. By the way, I'm Solana Beatrice, Zach's ex-lover. Nagulat naman si Almeya sa nalaman. Solana, can you please go out? Galit na tugon ni Zachary. Ngunit hindi na nagpigil pa si Solana. Lumapit ito kay Almeya at ngumiti ng plastic. Hi Almeya, I hope you're taking good care of him. He's a special guy. Napakunot ang noo ni Almeya. Tila ba nababalot ng tensyon sa hindi inaasahan niyang pangyayari. Ngunit hindi natitinag si Zachary. Tila galit na galit ito. Love, calm down. Sambit naman ni Almeya. Solana, I told you to leave. This is not the time nor the place for this. We are here to enjoy our day. Mariing sabi ni Zachary na tila ba nagbababala sa dati niyang kasintahan. Why? I don't do anything besides. Mukhang okay naman sa fiancé mo na nandito ako ha. Excuse me, miss. Wala ka bang respeto? O ubos na yung katiting na pagpapahalaga mo sa sarili mo? Hindi mo ba nakikita na engaged na kami? At bakit ka pa nangungulit sa fiancé ko? Saad naman ni Almeya. Sa unti-unti na ring napapalitan ng galit ang pagiging kalmado niya kanina. Hindi mo ba kayang tanggapin ha? Tapos na kayo ni Zachary?
respect the fact that he has moved on. And so, should you? Namula naman sa galit at inis si Solana. Kaya bago siya umalis ay nagbitaw pa ito ng isang salita. Fine. Enjoy your little date, Zach. But always remember, you can't escape your past. Pag-iiwan ni Solana ng mga katagang iyon na may malamlam na halakhak. Sa pag-alis ni Solana ay naiwan sina Zachary at Almeya na may bakas ng tensyon sa paligid. Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Almeya at ngumiti. Sorry about that, love. Let's just focus on us and enjoy our dinner. Sabay pilit na ngumiti si Zachary. It's okay, love. Bumalik ang alaala ni Almeya tungkol sa ikinuwento sa kanya ng kanyang fiance, ang tungkol sa kanyang dating kasintahan. May halong pagkabahala ang nararamdaman ni Almeya. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na din sila kaagad ng restaurant. Habang sila'y nasa sasakyan, hindi mapigilan ni Almeya na tanungin si Zachary. Do you still love her? Hindi naman agad nakasagot si Zachary. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Almeya. No, I don't love her anymore, love. Pero alam ni Almeya na hindi ito ang tunay na sagot sa kanyang tanong. Marahil ay may mga bagay na kahit gaano pa itinatago, sa pamamagitan ng mga mata ay maaaring mabasa ang totoong damdamin. Zach, I want you to be honest with me. I can sense that there's something bothering you. Tila ugong na lamang ng aircon sa loob ang maririnig. Bumuntong hininga naman si Zachary. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas lalong luminaw. Almeya, I'm committed to you. I love you. And I want to build a future with you. And that is true. Sana hindi na ito ang maging dahilan para pagdudahan mo pa yung mga nararamdaman ko sa'yo. Ngumiti na lamang si Almeya bilang tugon. Lumipas ang tatlong araw ay hindi mapalagay si Almeya sa kanyang inuupuan. Hindi na rin nabawasan ang kanyang trabaho. Kahapon pa ay masama na rin ang kanyang pakiramdam. Okay ka lang sis, ang putla mo. Hindi agad nakasagot si Almeya. Balak niya sanang kumuha ng tubig dahil parang nasusuka at nahihilo siya. Sa pagtayo niya ay hindi inaasahan na bigla siyang nawalan ng malay. Oh my God! Sis, anong nangyari sa'yo? Tumawag naman kaagad ng tulong si Oliver. Mabuti na lamang at mabilis na nakarating ang ambulansya sa kanilang opisina. Nagising na lamang si Almeya na nasa ospital na pala siya. Sisi, anong nangyari? Sa wakas, gising ka na. Hindi ako makapaniwala na nawalan ka ng malay kanina. Dumating naman kaagad ang doktor. Kamusta na po, Doc, ang kaibigan ko? Okay naman si Miss Almeya at ang kanyang baby. Nagulat ang magkaibigan sa anunsyo ng doktor. Sigurado po kayo? Yes, Miss. You are already 3 weeks pregnant. Hindi inaasahan ni Almeya itong balita na buntis siya. Ngunit nakaramdam siya ng pangamba. Congratulations, sis! Ninang ako ha! Maligayang sambit naman ni Oliver. Nakangiti si Almeya ngunit may bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Bagamat ito'y isang magandang balita, kasabay nito ang pangangamba sa magiging reaksyon ni Zachary. Oh, bakit hindi mo tawagan si Daddy Zachary, sis? Tanong naman ni Oliver. Siguro sa bahay ko na lang sasabihin. Pilit na ngiti naman ni Almeya. Nang makarating siya sa bahay ay mas lalong naramdaman ni Almeya ang kaba. Mabuti na lamang at tinulungan siya ni Oliver na makauwi kaagad kahit pa marami pa siyang trabaho na hindi natapos. Hindi na maantay ni Almeya si Zachary na makauwi kaya minabuti na lamang niya na magpunta sa opisina nito para ipaalam ang balita. Ngunit sa pag-akyat ng elevator ay halos lumuwa ang puso ni Almeya sa kaba at sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Tumunog ang elevator hudyat na nasa tamang palapag na siya. Lumabas siya at naglakad hanggang sa marating ang pintuan ng opisina ni Zachary. Pagkabukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang magkadikit na mga labi ni Solana
at Zachary. Hindi alam ni Almeya kung paano siya magre-react. Ilang sandali lang siyang nanatiling tahimik habang ang mga mata niya'y nagpapakita ng halong lungkot, galit at panghihinayang. Ano to, Zachary? Tanong ni Almeya na puno ng pait. Napalitan ng gulat si Zachary kaya agad niyang itinulak si Solana. Almeya, hindi ito. Hindi ito ano? Ano bang iniisip mo, Zachary? Ang bilis mo namang makalimot sa pangako mo. Galit na sigaw ni Almeya na hindi kayang itago ng kanyang sakit. Si Solana ay nagtangkang magsalita ngunit wala siyang nasabing kahit ano. Ngumiti na lamang siya tila ipinapahiwatig na nagtagumpay siya sa pang-aagaw kay Zachary. Almeya, I can explain. Sambit ni Zachary ngunit hindi siya napagbigyan ng pagkakataon ni Almeya na magpaliwanag. Habang umiiyak at naglalakad palabas ng opisina, iniwan ni Almeya ang masalimuot na eksena sa harapan niya. Hindi lang pagmamahal ang nasira, kundi pati na rin ang tiwala sa pangako ng kanilang pagsasama. Mabilis na nag-impake si Almeya ng mga gamit niya at agad na sumakay sa taxi papunta ng terminal. Nagmadali siyang umalis para hindi na maabutan ni Zachary. Bumalik na naman ang trauma ni Almeya sa unang kasintahan dahil sa naging pagtataksil. Ang mas masakit pa ay naulit na naman ito. Hindi lang siya ang nasaktan, kundi pati na rin ang nasa sinapupunan niya. Nagdesisyon si Almeya na magpakalayo-layo at umuwi sa kanyang Lola Martina sa kanilang probinsya. Pasensya na anak kung walang tatay yung ama mo, pero handa akong puna ng pagkukulang ng isang ama. Nang makauwi sa kanyang probinsya ay nagtago si Almeya sa mga yakap ng kanyang lola at iniyak ang sakit at paulit-ulit na nangyari sa kanya. Apo, hindi magandang umiyak ang buntis. Makakasama yan sa baby mo. Pag-alo sa kanya ng kanyang Lola Martina. Lola, sinakta nila ako. Akala ko po totoo yung pagmamahal nila. Nagkamali na naman ako. Huwag kang mag-alala, apo. Nandito lang ako. At para sa munting bata na nasa sinapupunan mo, hindi mo kailangang mag-isa sa pagtahak ng iyong paglalakbay. Payak na sabi ng kanyang Lola Martina. Lumipas ang isang linggo, mas itinutok ni Almeya ang kanyang atensyon sa kanyang pagbubuntis. Naisipan din niyang tawagan si Oliver at ipaalam kung nasaan siya para masabi din niya na hindi na siya makakabalik pa sa Maynila. Hello, sis! Malungkot na sambit ni Oliver pagkasagot ng tawag. Hello, sis. Ipapakiusap ko sana kung pwede. Ihingi mo ako ng pasensya kay boss. Pero nai-forward ko na naman sa kanya yung resignation letter ko simula nang umalis ako eh. Hindi ka na ba talaga babalik dito? Hindi na, sis. Bubuhayin kong mag-isang bata. Pinaalam mo ba naman yan sa kanya? Saan ka na ngayon? Nandito ako sa probinsya namin eh. At wala na din talaga akong balak na ipaalam pa sa kanya. Naiintindihan ko naman yan, sis. Kung ma-approve yung leave ko, huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita dyan. Ano ka ba? Hindi na kailangan. Uy, hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang yun, ano? Pupuntahan pa rin kita sa ayaw at sa gusto mo. Natawa na lamang si Almeya sa kaibigan. Pero kahit paano ay naibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Salamat talaga, sis. Alam mo, ang swerte ko sa isang kaibigan na katulad mo. Hayaan mo na yan. Basta kahit anong mangyari. Nandito lang ako para sa'yo, ha? Sa bawat araw na nagdaan, mas lalong naging determinado si Almeya na makabangon mula sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Sa kanyang paglayo at pananatili sa probinsya, natutunan ni Almeya na mahalaga ang pagkakaroon ng pagmamahal sa sarili at tanggapin ang lahat ng bagay na hindi kailanman ginustong mangyari. Hindi man ito ang hiniling, walang choice kundi tanggapin at magparaya para sa ikabubuti. Kinaubagahan ay nagising si Almeya sa ingay ng sasakyan sa baba ng kanilang bahay. Bumababa siya para tingnan kung ano ang meron. Laking gulat niya kung sino ang nakaupo sa kanilang sala.
Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Almeya kay Zachary. I'm just looking for you. Please, love. Let me explain. Nagsusumamong sambit ni Zachary. Maiwan ko muna kayo dito, apo, ha? May gagawin lamang ako sa bakuran. Sige. Sambit ng kanyang lola Martina, saka ito lumabas. I can't believe you came here, Zachary. Ano pa bang paliwanag ang kailangan mo? Tanong ni Almeya na puno ng galit at lungkot. Almeya, please. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maipaliwanag ang lahat sa'yo. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Zachary. Niloko mo na ako at mas pinili mo na si Solana. Kung nandito ka para humingi ng tawad dahil guilty ka, pues, pinapatawad na kita. Kaya pwede ba umalis ka na? I'm really sorry for what I did. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko ginusto ang nangyari. Bigla na lang siyang lumapit para halikan ako. At anong ginawa mo? Di ba wala ka namang ginawa? Kasi ginusto mo rin. No, love. Ilang beses ko na siyang pinaalis at tumawag na ako ng security. Kaso, hindi ko inaasahan na sa pagharap ko, hahalikan niya ako. Maniwala ka sa akin, please. Halos maiyak na pagmamakaawa ni Zachary. Si Almeya ay nababalot ng kahalu-halong damdamin. Sa gitna ng sakit at galit ay may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dapat bang magbigay ng pagkakataon o tuluyan na niyang itapon si Zachary sa kanyang buhay. Zachary, masakit ang lahat ng ginawa mo. Hinayaan at iniwanan mo ako sa pinakamasalimuot na pagkakataon. Pero ngayong nandito ka at humihingi ng tawad, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad at kung paano natin mabubuo ang nasirang tiwala. Masakit na sabi ni Almeya. Tumalikod siya para bumalik sa kanyang kwarto ngunit lumapit sa kanya si Zachary para pigilan ito at yakapin siya patalikod. I'm really sorry, love. Ilang beses kong pinilit si Oliver na sabihin kung nasan ka. Ilang beses akong nagpumilit na lumapit at magmakaawa sa kanya halos araw-araw para sabihin kung nasan ka. Hindi mapigilan ni Almeya ang tuloy-tuloy na pagtulo ng kanyang luha. Naisip niya na sa kabilang banda, dapat ay binigyan niya ng time si Zachary para magpaliwanag. Matagal na kaming tapos ni Solana. At simula nung bumalik siya, yung natitirang pagmamahal ko sa kanya naubos na dahil tuwing naaalala ko yung pag-iwan niya sa akin. Sana naman maniwala ka sa akin. Matagal ko nang tinapos ang kung anong meron sa amin. At dahil sa'yo, mas naniniwala at sumugal ako na magmahal ulit. Sa bawat salita ni Zachary ay ramdam ni Almeya ang pagiging sincere nito at walang halong pagsisinungaling. Nakaramdam siya ng payapa at walang pagdududa sa kanyang puso dahil sa pagpapaliwanag ni Zachary. Zachary, humihingi din ako ng tawad kasi hindi kita pinagbigyan ng oras para magpaliwanag. Pero sana malaman mo na napakahirap tanggapin ang lahat ng yun. Pwede bang bigyan mo ko ng oras? Oras na mag-isa para makapag-isip. Yes. Oo naman. I will give you time and space, love. Sa pagtango ni Zachary ay unti-unti niyang inayos ang sarili at nagbigay ng puwang para sa posibilidad na pagpapatawad at pagbabalik ng tiwala. Subalit ang pagtanggap at pagbibigay ng pagkakataon ay hindi isang simpleng hakbang lang. Ito'y proseso ng paghilom at pagpapasya. At ang bawat hakbang ay nagdadala ng bagong pangako at pag-asa. Pero may gusto rin akong malaman mo. Buntis ako. Nagulat si Zachary sa ibinalita ni Almeya sa kanya. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng saya at galak. Hinarap niya si Almeya at muli niyang niyakap ang dalaga ng napakahigpit. Totoo ba yun? Totoo ba ito, love? Tumango na lamang si Almeya bilang tugon. Woo! Sobrang saya ko! Magiging tatay na ako! Masayang sigaw ni Zachary. Shit, pwede bang huwag kang sumigaw? Mamaya, ano pang isipin ni Lola? Gusto kong malaman mo, love. Hinding-hindi kita iiwan.
Habang tumatagal ay naging mas maliwanag kay Almeya na ang pag-ibig ay hindi palaging smooth at madali. May mga pagkakataon na ito ay nasusubok at nahihirapan. Ngunit ito rin ang nagbibigay ng lakas upang labanan ang hamon ng buhay. Ang pagbabalik ng tiwala at pagmamahalan ay isang proseso na nangangailangan ng pag-unawa, patawad at pangako. Sa mga sumunod na buwan, ang araw-araw na pagsuyo ni Zachary kay Almeya ay unti-unti ulit na tinanggap ni Almeya. Love, pakasal na tayo. Ituloy na natin to hanggang dulo. Masayang sambit ni Zachary. Ikaw ang bahala, kung yan ang magpapasaya sa'yo. Love, ano man ang mangyari sa atin, ikaw pa rin ang magiging ina ng aking mga anak. At kahit anong pagsubok ang ating tahakin, kasama mo ako sa bawat hakbang. Hindi ko kayang mawala ka ulit sa buhay ko. Saad ni Zachary na punong-puno ng pagmamahal. Sa bawat paglalakbay sa pagbubuo ng kanilang pamilya, napatunayan ni na Almeya at Zachary na ang pag-ibig ay mas matindi kaysa sa anumang pagsubok. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon upang magsimula muli, magmahalan at magtagumpay. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Almeya, naroon si Zachary na may dalang mga bulaklak at buong pagmamahal. Isinilang ni Almeya ang kanilang anak, isang munting anghel na nagdala ng kasiyahan sa kanilang buhay. Ang pagiging magulang ay nagbubukas ng bagong yugto sa kanilang pagsasama. Love, para sa'yo. Masaya ako sa bagong buhay na meron tayo. Hindi na ako hihiling pa. Dahil kayong dalawa ni Cheska, sapat na. Sambit ni Zachary sa kabinigyan ng matamis na halik sa labi ang asawa. Isinilang ni Almeya ang kanilang anak, isang munting anghel na nagdala ng kasiyahan sa kanilang buhay. Alam mo anak, kamukha mo si Daddy, di ba? Bulong ni Zachary kay Cheska habang hawak-hawak ang kanilang sanggol. Oo na, halata naman sa mata ang resemblance niya sa'yo. Pero sigurado ko, marami siyang mamamana sa ganda ko, di ba, love? Sagot ni Almeya na puno ng saya at pagmamahal. Of course, love. Kayong dalawa ang buhay ko. Sa paglaki ng kanilang anak ay mas naging malalim ang pagkakakilanlan ni na Almeya at Zachary bilang mga magulang. Ang pagtutulungan, pag-aalaga at pagtuturo ng mga aral sa buhay ay nagdala ng mas matinding koneksyon sa kanilang pamilya. Habang naglalaro sila ng kanilang anak, tila ba napuno ng saya at kasiyahan ng kanilang tahanan. Ang bawat tawa at halakhak ni Cheska ay nagdadala ng ligaya sa puso ng kanyang mga magulang. Mahal, alam mo, napakaswerte natin kay Cheska. Sobrang saya ng pamilya natin simula nang dumating siya. Mas dinagdagan pa niya ng kulay. Ani ni Zachary na may halong pasasalamat sa kanyang mga mata. Totoo yan, love. At alam mo, kahit na dumaan tayo sa napakatinding pagsubok, masasabi ko na nagdulot ito ng kahulugan sa buhay natin. Ang pagmamahal natin, ito ang nagbuklod sa atin at nagtayo ng isa pang mas matatag na pamilya. Tugon ni Almeya na puno ng pag-asa at pangako. Ngunit sa kabila ng masasayang pagsasamay, hindi pa rin nakakalimutan ni na Almeya at Zachary ang kanilang mga pinagdaanan. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay hindi naman basta-basta nawawala. Ngunit sa bawat araw na nagtatagal, naging bahagi ito ng kanilang kwento ng pagmamahal at tagumpay. Sa paglipas ng mga taon, ang munting pamilya ni na Almeya at Zachary ay patuloy na nagkakaisa. Ang kanilang pag-ibig ay naging halimbawa ng lakas at pag-asa. Nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal ay nagbibigay ng saysay at kahulugan sa buhay. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, napagtanto ni na Almeya at Zachary na ang pag-ibig ay masalimuot subalit napakaganda. Ang kanilang pagmamahalan ay nagdulot ng paghilo, pag-asa at pag-usbong ng bagong simula. Hindi man perpekto ang kanilang kwento, ngunit ito'y puno ng pag-ibig at pag-uunawa at pagkakataon na magbago. Sa huli, ang puso ni Almeya ay puno ng pasasalamat at pagmamahal para sa kanyang asawang si Zachary.
na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaaba.